for the roles. Congratulations. How does it feel? Wow. Ang hirap i-explain yung feeling. If you love something, if you love what you're doing, and you're given recognition, siyempre, hindi natatawaran yun. Priceless yun. You've been part of Cinemalaya many, many times now. Yes. No? As an actor, kaya nahahaba kasi yung speech ko doon, but I also I've been a jury for Cinemalaya, a host, a presenter, a segment host, etc., etc. Now you won. Yeah, and this is my first time to win. Oh, so this is very special, bro. Very, very special. Kasi sabi nga, after 15 years. You finally got it. Huh? Oh, yeah. So tears of joy. Yes. Was it hard for you to accept the role nung unang? Well, when I read the material, sabi ko it's quite daring and very simple. Ganun yung ano ko. It's a very simple material. But then nung nakausap pa yung director, isa lang ang tinanong niya sa akin, if I'm willing to do the very delicate scenes. Tapos ang sabi lang niya, "Huwag kang mag-alala, Sir Ricky. Magfo-foods ka kami, foods pa kaming lahat." Okay, sige, so tinanggap ko yon and I accepted the material dahil napanood ko ang movie ni director Eduardo Roy, yung Pamilya Ordinaryo, and I loved it. So because of that, sabi ko, I said yes, and I really want to work with him. Come to Mommy and party. Nasa script yun o personal touch mo yun? Nasa script yun. Nasa script yun. So yung delivery is your own? Kasi nung first take, nung party, pagkat, they all laughed and shouted and ano. Sabi ko, why, what's ano? So how did you prepare? Kasi napanood ko yung film, sobrang daring and if you went out of the comfort zone, it may say. Yeah, I'm an actor and I practice what I preach. Kung ano man yung kailangan ng na requirement for an actor, it's either gawin mo o hindi. Kung hindi mo kayang gawin, talagang katalong ka sa swimming pool na walang tubig, una ulo, wag mong gawin. Pero kung kaya mo, do it and then do it wholeheartedly para talagang buong-buo. Tsaka direct kahit na wala ka sa eksena, you were casting a large shadow throughout the film. Well, that's the director. That's the material. Okay. Gaano kalagay ito sa LGBT? Of course I my representation here is on the dark side sa LGBT. Pero again, siyempre hindi naman lahat ng sector may mabango at maganda. Meron din naman dark sector. And of course, kailangan din maging ma-represent yun sa society para makita nila na kung ano yung dapat nilang iwasan siguro. So, Direct, okay, is lang. It double the effort compared to Annie? Oh, yeah. Iba, Annie was a breeze kasi masaya naman yun, simple lang. And I'm working with a boy, diba? A young boy there. So what's next for Mr. Ricky Dabo? Are you planning to go back to the director's chair? Presently, I'm directing a teleserye, telenovela for GMA, dahil sa pag-ibig. But I'm still an actor, so I still want to do a lot of films. Pero hopefully, I also dream of directing my own film. Probably dito sa Cinemalaya. Hopefully, if I get... hindi ako marunong sumulat. Kahit love letter, hindi ako marunong sumulat. But if I find a good material na ipapadirect sa akin, then I'll do it. Hopefully, sa Cinemalaya. Bilang isang director, last question to direct. Hindi ba sa'yo mahirap mag-adjust yung pag-actor ka, working with younger directors and all that? Hindi naman. Kasi nung nag-umpisa ako mag-direct, unang-una sa maalaala mo kaya, that was 1997 or 96. After doing that, after directing a full story of maalaala mo kaya, na-realize ko ang hirap pala maging director.
talagang ano, 1,000% ang naging respeto ko sa mga director. Dahil napakahirap to start, to have a middle and an end ng isang storya na ide-direct mo, napakahirap. Kaya sumobrang laki talaga ng respeto ko kahit sa mga director na gumawa ng pelikulang hindi ko nagustuhan. Saludo pa rin ako sa kanila dahil napakahirap maging director. Congratulations. Congratulations, director. Thank you very much. Yes, can we take photos?